namin sa kitchen. Magluluto na naman po ako. Pasensya na, ito lang ang parati ko. Dito lang po ako parati nagkakaroon ng time kasi busy-busy ako sa work at lahat-lahat. So ito po, magluluto po ako ngayon ng dinner. Magluluto po ako ng paksiw na isda para sa akin. At magluluto ako ng spaghetti para naman sa family. So ayan po, tapakita ko po sa inyo at isishare ko po sa inyo. Ito lang po muna ang may vlog ko sa ngayon kasi wala naman po kami ibang nagagawa masyado dahil nga sa ating sitwasyon natin lahat. So pagpasinsyahan nyo lang po muna ang mga content ko kung ganito lang muna. At nagpapasalamat din po ako ng sobra-sobra sa inyo sa lahat po ng mga nanonood na mga videos ko. Salamat po. At syempre sa lahat po ng nag-subscribe sa akin, na-appreciate ko po lahat. So mga friends, magluluto rin po ako ng spaghetti para sa family ko. Lalo na po sa mga anak ko kasi syempre hindi naman po sila kumakain ng paksiw na isda. So para yun sa kanila, magluluto ako ng spaghetti. Simple way lang po ito na pagluto ng spaghetti. Yung basic lang po ng mga ingredients ang hinahalo po. Ito po kasi ang gusto nila. Usually naglalagay din ako ng mushroom pero ngayon hindi na po ako maglalagay. At magagawa rin po ako ng asparagus kasi nga pag nagagawa ako ng spaghetti, dapat may asparagus kasi yun ang gusto ng asawa ko or salad. Wala po akong salad na available, so asparagus na lang po ang aking gagawing side dish. At gagawa rin po ako ng garlic bread para din sa kanila. So mag-start na po ako, magluto. At medyo marami-rami pa po akong gagawin. So mga friends, ito po yung mga ingredients para sa aking spaghetti. Garlic, meron po akong garlic dito na diced. Chinap ko po siya ng diced. At meron din po akong onion, chop-chop din po yan siya ng diced chop. Kasi nga yun ang gusto ko, ganyan. Dapat nga mas maliit, tsaka meron akong tomato paste. By the way, nakahanap din pala ako ng mushroom, yung in can. Wala akong fresh. At ito naman po yung pasta na gagamitin ko. So ito po yung mga ingredients na inahalo ko sa aking paggawa ng spaghetti. Simple lang po. Lahat po ito madali lang mahanap sa pantry ninyo. Lahat madali lang itong makagawa ng spaghetti basta meron kayong ganito. So ito po sila. Ito na po yung beef. Inaano po muna siya, yung ground beef. Sinusot ko muna siya ng konti lang para medyo maging brown lang siya ng konti. Ayan. Basic lang ito na spaghetti. Hindi ito katulad ng Filipino spaghetti. You know, I made this kind of spaghetti before with my family sa summer. Ang daming ano, hindi daw sila sanay sa ganitong spaghetti kasi sanay sila yung sweet na spaghetti. Itong sa amin kasi hindi. As in, ano siya, para siya talagang American style kumbaga. Yung hindi matamis. Ayaw kasi ng family ko yung, ayaw ng mga anak ko at saka ng asawa ko yung sweet na spaghetti eh. So, this is the way I make spaghetti. Actually, yung asawa kong nagturo nito sa akin, gumawa ng ganito. Bago dating ako dito. So, ayan. Wait lang natin siya ng mga siguro 5 minutes. Para lang mawala yung mga pink ng sa ground beef. So, okay. Balikan natin. So, okay. Ayan. Ready na siya. So, next, i-make ano ko na yung iligisa ko na po yung ano, garlic. Tapos, i-mix ko rin yung mushroom and onion. Ito, add ko na yung garlic. Ito, add ko na yung onions. Ayan na po. Ayan na po. Ayan. Yung onion. So, mix ko na rin. Ilalagay ko na rin po dito yung mushroom. So, ganyan ako gumawa ng spaghetti. Niluluto ko muna ng konti yung ground beef. Okay, here it is. Ayan po yung aking spaghetti. Before, mini-mixture ko muna siya na lahat siya mix together, mix very well before i-add ko yung tomato paste. Ito siya. So, inaantay ko siya ng kaunti para lutong-luto talaga yung lahat bago po i-mix yung tomato paste. Siguro mga half a cup lang siya. Just half a cup okay na water. Kasi para hindi siya
gaano ano. Kung kailangan niyo naman po siya ng bagdagan is, then ganun naman. Pero gusto ko din po siya. Sisimmer ko muna siya ng medyo matagal-tagal. Usually when I make spaghetti sauce, para sa spaghetti, usually I cook them for almost an hour. Kasi niluluto ko siya ng matagal para yung sauce niya talaga maging malapot at malasa. So hindi ko talaga siya niluluto ng mabilisan, parating matagal. So nilutuin ko siya ng matagal para yung sauce maging tiki, maging tik siya ng konti at saka ano, mas malasa. I think my spaghetti sauce is ready. I actually cook it for about 1 hour and 10 minutes. About 10 or 15 something. So ayan. Ating spaghetti noodles. Perfect po yung pagkaluto. Ilagan ko siya ng konting butter para hindi siya dumikit. Kasi habang minuboil ko yung water, hindi ko nalagyan ng konting oil. So dito ko na lang inilagay. Parang ganun-ganun ko lang siya. Besides, hindi ko po nilagyan ng butter yung ground beef. Or walang oil din yun. So ito siya. Ito na yung ating spaghetti. Done na po. Tapos na yung dinner. Pakakainin ko na sila. Spaghetti and asparagus. So that's my husband's dinner. Ilagyan ko siya ng konting parmesan because that's the way he likes. He likes parmesan cheese. And then yun yung asparagus niya. So ayan po yung aming dinner. Yun, kanilang dinner ay yun. Kasi ipaksin yung akin. So mga friends, ito naman po sa kabilang kawali. Nagluluto na po ako ng paksiw. Malapit na rin, sinabay ko pong pagluto ng paksiw ko at saka yung spaghetti at the same time. So, pinakita ko lang po sa inyo ng medyo last ito kasi nga inuna ko muna yung paggawa ng spaghetti, of course. Pero ito po yung, this is the way I make paksiw na isda. So, yan, marami pong mga halo dyan na ano. Ito po yung mga gusto kong panghalo sa paksiw usually. Importante sa akin, meron talagang ginger. Yun ang pinaka-importante. Hindi po ako naglalagay ng garlic sa paksiw. Hindi ko siya masyadong type. Gusto ko talaga ginger at saka yung mga red and green yellow peppers. Yun po ang gusto kong nahalo sa paksiw. O kaya yung lemongrass. Ayan po, I think it's perfectly done. Ang aking paksiw. Ang sarap, ang sarap-sarap. So, kakain na po ako kasi ako na lang hindi pa kumakain. 7:30 na ng gabi. So, ayan. Kain po tayo. Kasi siya na hindi ko na ito lalagay sa platter, ha. Dito ko na lang siya. Kuha na lang ako ng para sa akin kasi ako lang naman ang kakain ito. Ang sarap. Masarap siya talaga. Kasi slow cook nga siya. Parang niluto ko yata ito ng about almost 1 hour. Kasi, like I said, ayaw ko yung masyadong minabadali ko yung ano isda. Gusto ko yung dahan-dahan lang ang pagluto. Tapos, lutong-luto talaga siya. So, ayan. Kakain na po ako. We'll be right back.